ano, diretso ka na lang, si Yorme, tinira kami mga senador. Sana naman huwag ganun. Masakit dahil alam naman natin, Yorme, Isko, you're a very good friend of mine. Si Kuya Germs, para tayong magkakapatid doon, para tayong anak pare-pareho noon. Alam mo rin naman na lahat kami nagtatrabaho, hindi kami nagpapabaya. May na nga nasasakupan din kami. Meron akong Bacoor, meron Cavite, hindi lang yan. Buong Pilipinas, kung kaya lang talaga matulungan, gagawin namin. Pero syempre, very limited din. Katulad dyan, na-quarantine pa kami. Ilang beses ako, this is my second time. Good thing, nakalabas na rin ako ngayon. Pero kahit na naka-quarantine ako, patuloy ang movement ko sa paggalaw, pagtulong sa mga local government like Rizal, paano natin matutugunan yung problema na rin nila sa mga bigas. At least yun, natulungan natin sa NFA. Talagang mahirap din, nagkakaubusan din ng bigas. Kaya, ayan, talagang, ito, problema talaga ng executive, legislative, kumbaga lahat ito. Kaya yung banat sa amin ni Yorme, Mayor Isko, wag naman, wag ganun, tulungan tayo. Hindi to ang panahon ng pagbatikos. Wag mo kaming personalin. Ikaw, you're part of the executive branch. Kami, legislative branch. Ito yung, kumbaga, three branches of government. Legislative, kumbaga, executive, legislative, and judiciary. Kayo sa ekotibo, kayo mag-implement yung mga naipasa namin, katulad ng Bayanihan Act. Yun ay, kumbaga, yung $275 billion para sa mga kababayan natin na mag-i-implement naman ay kayo, mga executive, sa pangunguna ng ating mahal na Pangulo. Minsan, kakasama ng loob eh. No? Nag-uusap nga kami mga senador doon sa aming Viber group. Saktan kami lahat dahil unfair yung para sa amin. Dahil nung pumasok pa kami, kahit na alam natin delikado, ilan na nga yung na nagkasakit itong COVID-19 na to, itong coronavirus na naapekto ang mga senador. Pero ganun pa man, tuloy pa rin ang trabaho namin. Kaya sa inyo po lahat, pakiusap ko po, yung pangbabash, okay lang po, matatanggap po namin yon. Pero ito po, sa oras na ito, ang kailangan ay matugunan natin yung pangangailangan ng ating mga kababayan. Hindi tayo dapat magpupakan. Hindi tayo dapat magsiraan. Ang kailangan natin tugunan ay yung gutom ng mga tao. Gutom. Kaya sa mga kasamahan ko, sama-sama po tayo. Alam ko ang nararamdaman ng bawat isa sa inyo. Alam ko po kung anong nararamdaman ng mga LGUs, ng ating mga mayors, talaga yung mga ating mga alkalde, talagang halos wala po silang pahinga. Pero sila po ang tumatanggap ng lahat ng dagok, mga minumura ng tao na akala'y ninanakaw nila yung pera. Pero sa totoo lang, sa tingin ko, kulang at kulang yan dahil hindi sapat ang pondo natin. Kaya kailangan talaga ang ayuda ng ating national government. At doon naman po pumapasok ang trabaho ng ating Kongreso. Kaya kami po, anytime na ipatawag kami lahat ng ating mahal na Pangulo, for halimbawa additional budget, no, katulad nitong Bayanihan Act, kung ano pang additional na suporta para sa ating mga mamamayan, nakahanda po kami mga senador, ating mga kongresista para tumugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Pero yung uupakan pa kami nang dahil lang gusto magpasikat, wag naman. Pare-pareho tayo na nagsisilbi sa ating mga kababayan. Pare-pareho tayo nagmamahal sa ating mga kababayan. Kaya sana po tayo magsama-sama, magtulong-tulong, huwag magsiraan, huwag magupakan.